Ready na sila mga idol. 200 kilometers daw. Walang sukuan. Let's see. While riding mga idol, meron akong isi-share sa inyo ng mga tips and tricks sa long ride. Nakatulong ito para makasurvive ako sa first 200 kilometer ride ko in 2 years. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Hello mga idol, ang kasama natin! Good day mga idol! Good day! Meron nang ibang bumabate! Hey mga idol, papunta tayo ngayon ng Dalton Pass, 200 kilometers balikan. Hindi ko alam kung kaya namin, kung kaya ko. Kasi tatandaan nyo yung long ride ko, yung sa Pantabangan lang, 100 kilometers lang. Tapos ngayon biglang 200 kilometers. Ang goal namin makabalik before 4 PM. Kaya. Pare-pareho kami, walang ensayo. Ika Premon, ako, si Mix, may ensayo. Mamaya, si Jerson, imi-meet natin sa Rizal. Bahala na si Batman, mga idol. Kahit ako, kinakabahan ako kung kaya nung i-ride ito talaga. Baka abutin kami ng gabi. Sana wag naman. From Cabanatuan City, dadaan tayo ng Palayan, Bungabon, then Rizal, then San Jose, paakyat ng Karanglan hanggang sa makarating tayo ng Dalton Pass, mga idol. Yan ang magiging ruta natin papunta and sana pabalik yan din ang maging ruta. Naiwan sila. Try natin. Mas maaga yung biyahe namin ngayon mga idol kasi mas malayo. 200 kilometers, grabe. Tapos hindi lang yun, 200 kilometers siya. May ahon pang matarik sa gitna. Kasi nga ahon kami ng Dalton Pass. Mula San Jose, papunta ng Dalton Pass, that is around 40 kilometers. Halos puro ahon yun mga idol. May mga lusong, may mga recovery, pero mostly ahon, paahon ka ng paahon hanggang makarating ng Dalton Pass. Pinakamahirap doon yung last 10 kilometers. Parang 6% yata yon na dire-diretso. Tapos makakasabay natin mga truck na napakabagal. Let's see mga idol kung kakayanin ha. Ito na tayo ngayon mga idol sa Palayan City. Kaya no, I love Nueva Ecija na naman. Hindi ba kayo nagsasawa dyan? Lagi na lang yan ang nasa video ko. So far mga idol, ito pa lang yung nadaanan natin from Cabanatuan to Palayan City. Kung hindi nyo alam mga idol, itong kasama ko na to, Iron Man yan. Saan ka nag Iron Man Cup? Malaysia, Taiwan. Malaysia at Taiwan. Never in the Philippines. Hopefully this October. October daw, mag-Ironman. Ayan, sinasama tuloy kami sa pagdurusa. Magto 200 kilometers kami. Yung Ironman, bike leg kasi mga idol. 180. So, eto na yung training niya. Tapos, hindi na ito magbabike ulit. Dito na kami sa Alabungan, pupunta ng Bungabon. Tara, sapa ka. Saan punta mo? Santo! Dito mga idol, palapit na tayo ng bayan ng Bungabon. Pero hindi na tayo into ng Bungabon kasi medyo malayo pa yung biyahe natin. Lalagpasan lang natin siya. Siguro dito nakaka 25 or 26 kilometers na yung nababiyahe natin. Papasok na tayo ngayon sa bayan ng Bungabon. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi na tayo into. Dire-diretso na tayo mga idol. Oops! Magic mga idol! Nandito na tayo sa Rizal. Sabi ko nga sa inyo, skip natin yung Bungabon, di ba? So, bigla, nandito na tayo sa Rizal. And medyo naging maganda yung takbuhan namin mga idol.
nag-average siguro kami ng mga 38 o 39 kasi papainit itong mga kasama ko. Naboboard yata. Mga idol, hindi ko nga pala nabanggit yung isa pang kasama namin sa intro kanina. Si Crisanto Sibayan. Malakas din tong bata na to. First time kong makasama to and isinama siya ni Capremon dito sa lakad namin. Yun namang nakatrangko ngayon mga idol, yan si Migs, teammate ko yan sa Team Francia. Napakalakas niyan, combination niya ng time trialist and climber. Mamaya, iwanan kami niya sa bundok, tingnan niyo mangyayari. Rizal Nueva Ecija! From Palayan City mga idol, dinaanan natin yung bungabon, hindi na tayo huminto hanggang makarating tayo dito sa Rizal Nueva Ecija. Ito mga idol, yung dadaanan namin, back roads ito, hindi ito yung main highway. Maganda rin yung kalsada dito pero alternate route kasi ito eh. Kung ayaw nyong matraffic, medyo kukonti ang sasakyan, kung gusto nyo ganun, dito kayo dumaan. Promise, maganda view kesa dun sa highway. Ito na si Gerson mga idol. Ikaw lang. Ayun na, si Gerson. Tara! Kaliwa tayo. Kanan, papuntang ano yan? Baler, ito naman papunta ng San Jose. So, mga idol, ito, walang masyadong dumadaan. Mas maganda dito kesa dun sa main highway. Kita nyo, napakalinis ng kalsada. Walang mga kamote, walang mga truck, may tricycle, madalang, may single. Ayan so, mga idol, ganda diba? Yan na, si kama natin si JLM at saka si RLM. Good day mga idol. Shout out to Enzo. Yarit Enzo, hello. Ang bagong YouTuber si Enzo. At dahil maganda ang kalsada mga idol, naging maganda ulit ang takbuhan. Ang problema dito, paahon yung kalsada na to, falls flat, kaya nakakalaspag din. Ito na, ito na yung peloton. Ito na may bike na to. Kaya nasabi ko na ito na naman yung bike na yan mga idol kasi madami ng vlog na nilabasan yung bike na yan. Lumabas na yan sa vlog ko, lumabas na yan sa vlog ni Miko Mo TV, lumabas na rin kay Ira Lopez. Kaya medyo kilala na yung bike na yan. Tsaka syempre yung rider na rin, di ba? Ito mga idol, medyo naiwan kami, nakita nyo, di ba? Pero okay lang yan kasi dahil Iron Man itong si Cap Raymond, alam na niya yung tamang pacing kapag long ride. Hindi siya yung bumubugso-bugso. Ang gusto lang niya, maintain yung pacing para makatagal sa long ride. Yan ang disiplina ng Iron Man mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol, naka-double pace line kami. Ano ibig sabihin nun? Magkatabi yung dalawang riders sa harap and then may mga riders na sumusunod dun sa dalawang riders na yon. Kapag long ride mga idol at nagtitipid kayo ng energy, it's much better na isa lang yung nasa harapan and then naka-single file kayo. In that way, mas maraming makakatipid ng energy. Hindi dalawang rider yung nagtatrabaho, kundi isa lang. Anyway, since ito ay endurance ride lang naman at hindi laspagan, okay na rin yung gawin yung ganito paminsan-minsan. Mga idol, dito sa may dinadaanan namin, kapag dumaan yung Ronda Pilipinas, lagi dito pinapadaan. Kasi kukunti nga yung dumadaan, di ba? Kukunti sa sakyan, tapos makinis pa. Kaya itong mga Ronda Pilipinas aspirants na to, ayan. So kaya si Chris, dito namin idinaan para makita nila yung rurutahin nila. Katingko, katingko! Oh, nanghihingi na ng katingko para doon sa pulikat. Omega, ayaw mo, meron ako Omega. Paulina Mint. Paulina Mint, yung display. Paulina Mint ha, yung sponsorship. Take off. Pao, baka yan naman. Alaman po namin yung mga siklista, laging pinupulikat. Ito, mag-Iron Man. Isang balde daw ang kailangan niya. Pangalan ng road na to ay San Jose Rizal Road, mga idol. Hanapin niyo sa Google Maps. Paplano na po, mga idol, itong dalawang sikat Nueva Ecija contenders. Kung hindi niyo po alam, ito yung second place nun, si Migs. Ito naman yung fourth place ka ba? Third place. Fourth place, si Gerson. Breakaway sila mga idol for 100 kilometers.
Lima yata sila, anim. Lima ba kayo? Ilan kayo breakaway? Lima. Yan, mga idol, hindi na inabutan ng peloton. Sama nila, mga ex-pro, talo nila. Mga sumurender. Salamat po, Paulina Mint. Sobrang hirap, iniinom na yung Paulina Mint. Ito mga idol, malapit na kami ng San Jose City. Pero San Jose na to, bayan na to ng San Jose. Pero wala pa dun sa town proper. Kakain na kami mga idol. Nakakita kami yung kainan. Ganda ng daan dito. Woo! Parang Switzerland, madaming baka. Wow! Aming first mechanical mga idol. Ayaw na daw ng Cervelo, uuwi na daw siya. Flat. Teka, meron akong interior. Ano agad? Binamitan ng ano? Si Otto. Tanggalin mo! Nabawasan. Ang importanteng tandaan kapag ka maglo-long ride ka mga idol, lalo na kung solo ride, ay dapat kumpleto ka sa gamit. Dapat independent ka at hindi umaasa sa mga kasama mo. Kasi nakakahiya naman, di ba? Jai sa mga kasama mo. Minsan nangyayari sa akin yan, eh nakakahiya talaga sa totoo lang mga idol. Eto, meron pala kaming Paulina Mentambula. Buhos. Ready pala sa pulikat yung mga kasama ko, mga idol. Pinupulikat yung balikat, o yan. Lapas na naman tayo ni Peter Gunn. Ito mga idol, off-road. Meron din palang cyclocross dito. Pang cyclocross talaga yung Colnago na yan, pare. Kaya pala nag-aluminum ng rim yung kasama natin, mga idol. Alam na maraming off-road. Lapit na tayo sa San Jose City. Ayan, pinaghahandaan na niya yung lusong, mga idol. Hindi niya alam, bago ka lumusong, aahong ka muna. Pinilitaan si Kapitan Valeriano. Oh. Nalahirap pa ka sa ahon. Pilipo mo, madali. Yun, magandang tip mga idol, pag nahirapan ka sa ahon, iligo mo na. From Rizal, Nueva Ecija mga idol, dumaan tayo dito sa back roads na dinadaanan lagi ng tour hanggang sa makarating tayo ng San Jose City. Dito tayo kakain ng umagahan natin. Mga idol, ito na yung papuntang Malasin. Sunod na daw doon, Buenasin. Kaya mga idol, nag-bypass tayo para hindi na tayo dumaan doon sa traffic sa bayan. Manggigilid tayo. Mga idol. Ang laki ng aso. How to counter attack pagka hinabol ng aso? Wala, hindi tayo hinabol eh. Hindi tayo mga counter attack. Mga idol, pag hinabol kayo ng aso, wag lang kayong pipedal. Promise, hindi kayo kakagatin. O yan naman, yung akma pa lang na habulin kayo, mag-acto kayo, nasasagasaan nyo yung aso. Kanyari, andun yung aso doon sa mga sa kanto na yan. Putan, gaganin nyo oh. Tatakbo na yung aso na yan. Ganun lang yun mga idol. Believe me, I've done it a dozen times already. Huwag lang sa ahon tayo hahabulin ng aso, patay. U-turn pag inabol tayo sa ahon ng aso. Ito na yung papunta ng Dalton. Pero bago yun, kain muna tayo. Ito mga idol, we are going to eat here. First stop over mga idol, dito tayo sa may San Jose City. Sa likod ng Shell, ito yung kainan. Parang computer shop. Ano, entrance. May mga harang na plastic, oh. Galing. Para safe. Ate, okay yung order niyo, puro X ha. Ah, okay, meron pa pala doon mga idol. Kala ko ito yung ano, eh, menu eh, puro X kasi.
Igado, mga idol, igado. Rice. Sibig sa line order. Slog. Ano, oh, parang computer shop nga, oh. Uy, may dumating, extra rice. Mukhang mahaba talaga pang preparation yan, mga idol, para mamaya hindi tayo tumirik sa ahon. Okay, mga idol, game na ulit. So, nakaka 50 kilometers na kami. 40 na lang, andun na kami. 45 na lang, nandun na kami sa taas. Tapos 90 na lang, nasa bahay na ulit kami. So mga 130, 140 pa. Let's go! Yung next 40 to 45 kilometers, mga idol, ito yung pinakamahirap sa ruta. Ito yung elevation profile niya, mga idol. So magsisimula kami dito sa pinakababa, tapos sa ahon hanggang sa pinakataas. Tinignan ko sa Google Maps, nasa 42.5 kilometers pala yan, mga idol. Ang total elevation gain naman ng buong ride namin ay nasa 1,186. So parang nagbagyo na rin, mga idol. Kulang na lang ng mga 400 meters elevation gain. So tingnan natin kung aabot tayo sa taas nang hindi tumitirek. Mga walang ensayo, nag-long ride. Ano kaya mangyayari? Makauwi kaya ng matiwasay? 4 PM, target namin. 190, almost 200 kilometers. Pumunta na tayo ng Dalton. Pero bago mag-Dalton, dadaan muna ng Karanglan, mga idol. Bukol-bukol na to, alas wala ng patag. Dito na yung enjoy. Enjoy, mga idol! Dito, mga idol, medyo kinargahan ng mga climber natin na mga kasama. Kami naman ni Capraymon, dito lang kami sa likod kasi alam namin na mahaba pa yung ahon na to. Anyway, dahil ito ay group ride, alam namin din na magre-regroup naman after na nung ahon na to. Walang iwanan eh. Mga idol, nasa pagunta na kami ng Karanglan. Ganda ng daan dito, konti tumadaan. Huwag lang masasabay sa biyahe ng mga truck. Hindi kami masyadong natutulin kasi endurance ride lang, mga idol. Baka hindi makauwi. Okay pa yung Ironman na kasama ko. Eto, buhay pa. Tatraan ko pa kanina. Patunay lang. Out! Si Chris, buhay pa. Gerson. Tapos si Mix. Si Anon. So, mga idol, madadaanan natin yung kauna-unahan ditong landslide protection. Ito. Hindi naman siya tunnel. Parang ito rin yung nasa Marcos Highway, may ganito rin dun eh. False flat ito, mga idol. Hindi siya patag. Kaya takbo lang namin na 25-22 lang. Mabay biyahe. Mamadali tayo ng pulikat. Mga idol, ang isa pa nga palang preparasyon na ginawa ko para sa ride na to is nag-carbo loading ako. Ano nga ba yung carbo loading? Bakit ko nga ba ginawa to? Yung carbo loading, mga idol, yan yung kakain ka ng carbohydrate-rich foods 1 to 2 days prior to your ride or race. Medyo mahabang paliwanagan kaya bibigyan ko na lang kayo ng link, mga idol. Tingnan nyo sa description below. Kung napansin niyo yung breakfast ko kanina sa San Jose City, mga idol, nag-double rice ako. Rice is rich in carbohydrates kasi. And ang isa pang tip ko sa inyo, dapat nire-replenish niyo yung carbohydrates niyo habang nagra-ride kayo. Lalo na pagka mga long rides na ganito. Mamaya at near the end of the video, makikita niyo kung bakit importante yan. Dito, mga idol, nagre-recover lang kami after nung mahabang ahon sa Puncan. After this, dire-diretso na kami hanggang makarating ng Karanglan. Welcome to Puncan! From San Jose City, dumire-diretso lang tayo. Medyo mas mabagal na yung takbo natin kasi ahon-ahon na yung karsada hanggang sa makarating tayo dito sa Karanglan. Ito yung elevation profile ng dinaanan natin. Nasa kalahati na pala tayo. Na pala, mga idol, in relation to carbo loading, kailangan bantayan nyo rin yung hydration ninyo.
napakalaki kasing bagay ng hydration sa performance ninyo, mga idol. Meron kasing ginawang research dyan. Napag-alaman na kapag ka ikaw ay dehydrated, nasa 10 to 20% ng performance ang nawawala sa'yo. Ang laking bagay nun. Kaya keep hydrated, mga idol. Ganda, mga idol. Ganda dito. Oo daw, sabi nung kambing. Umihi! Perfect bike weather, mga idol. This is why I love cycling so much. Ma-enjoy mo talaga. Huwag lang masyadong matarik. Ito, sakto lang. Woo! Bike is life! Ganda, mga idol. Sana nandito rin kayo. Doon sa ulap tayo, pupunta akap. Ganda, mga idol. Mga idol, aka 98 kilometers na ako mula sa bahay. Malapit na yung pinaka-ahon, mga idol. Siguro, mga 5 kilometro na lang, yun na yung pinaka-ahon. Okay pa na may feeling, hindi pa naman laspag na laspag. Kasi, kukonserve naman tayo. Kasi alam natin, balikan yung biyahe. Okay din yung mga kasama ko. Okay pa naman sila. Nasalubong tayo. Galing na sila sa taas or galing sila ng Biskaya, ewan ko lang. Ito na yung bakubakong karsada bago umahon. Yan ang senyales na malapit na talaga. Parang hagdanan. Umahon ako dyan, nakamotor ako, tumayo ako. Nagmotor kasi kami dito the week before. So ito yung sneak peek doon sa motorcycle ride namin. Kung ako tatanungin, mas enjoy akong magbisikleta kaysa magmotor. Pero masaya rin naman magmotor. Pero para sa akin, as a cyclist, syempre mas nag-enjoy ako sa bike. Yun lang yun, mga idol. .73 4 hours nang pumapajak. 25 lay average kasi nga relax pace lang, mga idol. Along the way, mga idol, may nadaanan kaming aksidente. This serves as a reminder to us cyclists na dapat lagi tayong mag-ingat. Tandaan nyo lagi na pag lumabas tayo ay nasa open roads tayo at ang taming protection natin sa katawan ay yung helmet natin. Kapag may nadidinig kayong sasakyan na parating galing sa likod, medyo gumilid na tayo kasi pag nahagip tayo niyan, kahit kanti lang sa manibela natin, pwede nating ikapahamak. So yon, doble ingat tayo, mga idol. Lock mo si Gerson, ibibidyo ko habang nakaganyan ka. Kahit sandali, mga 5 seconds. Ito, lock mo! Ito na, mga idol. Start na ng official climb. Kaya mag-umpisa na kaming maglakad. Nya. Ba, parang nagsasagwan yung kasama natin, mga idol. Reverse pa ang pagsagwan niya. Tip number one. Pag hindi mo kayang umakyat, magpatihuli ka. Tip number two, pag ikaw ay nagbibideo at laspag ka na, sabayan mo yung nahuli. Kunyari, binabantayan mo lang. Oh, so easy. No. No comment. No. Idol, andito na kami sa umpisa ng ugat na na ng ahon. Ito may ate Auda. Kanina hindi na makapedal yun eh. Ito isa oh. Si Iron Man. Iron Man! It's Iron Gay now. Iron Gay. Relax pace lang, mga idol. Yan na rito oh. Pero alam pag may track. Parang mga 6%, 5% lang to. Nakaka
103 kilometers na. Naka 4 hours and 16 minutes na pumapadyak, mga idol. Kaya naman, huwag kang bibiglain. Problema natin, yung pauwi, meron pa tayong ganung distansya ulit. Less dahon, diba? So mas madali yung pauwi, kaso mas laspag na. Let's see, mga idol, what will happen. Eventually, medyo nainip din ako sa pag-ahon, mga idol. Kasi kung dadahan-dahanin mo yung ahon na to, medyo matagal. Kaya ginawa ko, kinagahan ko rin yung ahon. Naabutan ko si Gerson tsaka si Chris, pero hindi naman sila nagmamatulin, kaya inabutan ko sila. Ito na yung another slow protection, mga idol. Hindi ko inabutan ay si Migs, kasi mga 20 kilometers out, bumira na yon, iniwanan na kami, masyadong nainip sa amin. Inabutan ko siya sa taas na, inip na inip na. Meron din akong mga naabutan na truck. Inabutan pa tayong truck. Malas. Ito yung mga truck na fully loaded. Ang takbo lang nito, nasa 5 to 10 kilometers per hour. Kailangan overtaken mo to kasi ang bagal ng 5 to 10 kilometers per hour. Pero kung laspag ka na, mahirapan ka na rin umovertake. Buti na lang ako, nung dumating ako sa point na to, medyo maganda pa yung condition ko kasi nga hindi naman kami humahataw ng gusto. Parang endurance pace lang kami, di ba? Ano yata, mga idol? Ito nga. Ito na! Ang tok-tok. And finally, mga idol, after 107 kilometers ng pagpadyak, after 42 kilometers na ahot, sa wakas narating din natin ang Dalton Pass. Satisfying din ang feeling kasi 2 years na ako nung huling nagpunta ako dito, mga idol. Nakakawala ng laspag actually. Ngayon, ang problema na lang yung pabalik. Patay! Mula Karanglan, mga idol, hindi na tumigil yung ahon hanggang makarating tayo dito sa Dalton Pass. Idol, dito na kami. Where na you? Ito na kami, mga idol, sa Santa Fe. 108 kilometers. So balikan ay 216 kilometers, mga idol. Let's see kung kakayanin ng alas 4. Oras ay 10:26. Magpapahinga sandali. Tapos, batchi na ulit. Siguro mas mabilis pabalik kasi palusong. Diba, mga idol? Hello. Tingnan natin kung aabot alas 4. Picture lang kami dun sa ano, dun sa may welcome sign. Ayan, bali. Tara, mga idol. Picture lang dito, tapos uwi na rin kami. Ayan si Cap. Picture. First time niyang makarating dito sa Dalton Pass nang nakabike. Ayan o, birahang ano, newbie. Ito yung Dalton Pass, yung shrine. Ayan o, may Japanese memorial dito. Tapos yung Balete Pass doon sa taas. Kaso, hindi kami pwedeng pumasok. Temporarily closed, mga idol. Kaya dito lang kami sa entrance, nag-picture. Ayan o, yung dinaanan namin kanina. Diyan, sa baba, sa ano na yan, paahon na yan. Haba. Ayan, bababa na kami. We're going. Uwian na, mga idol. Ito na, oh, Cagayan Valley. Lusong naman kami, mga idol. Another 108 kilometers pa uwi. Yun na yung first part ng challenge. Nakarating na kami dito. So, subok naman yung pa uwi. Niwanan na ako ng mga kasama ko. Walang yan. Habol tayo, habol. Habang lumulusong, mga idol, may napansin na naman ako. May SUV tayong sinusundan. Medyo nagustuhan niya yung SUV versus bisikleta na video eh. So eto, SUV versus bisikleta, pero mild lang. Lusong lang, mga idol, hindi ko na uulitin. Tingnan nyo kung aabutan ko o hindi. Sakto din, mga idol, kasi inahabol ko yung mga kasama ko. Iniwanan ako dun sa taas habang nag-aayos ako ng camera at mga gamit ko. So, ito yung motivation ko para medyo tumulin, para mahabol natin yung mga kasama natin. Although, alam naman natin na hihintayin tayo eventually ng mga kasama natin. It's still, di ba? Sarap din na lumusong kasi ng matulin.
Yun mga idol, nagtagumpay tayong overtaken siya. Nagbagal kasi siya kasi may kaldag siyang nadaanan doon sa may pagkatapos ng tunnel. Tingnan nyo kung aabutan pa tayo hanggang baba. Reminder nga pala sa mga newbies saka sa mga hindi pa masyadong biyasa sa pag-handle ng bike, please don't do this at home ha. Kasi ako ginawa ko to dahil napakatagal ko nang nagbabike, more than 10 years na ako nagbabike and nagmumotor din ako, kaya alam ko na yung limits, or medyo alam ko na yung limits, pero hindi pa rin ako ganun ka-confident. Baka kasi gayahin ninyo na nagsisimula pa lang, baka mapahama kayo, ako pa masisi. So please don't do this at home mga idol. Yung mga trained lang ang gumagawa nito, tulad ng mga pro cyclists, sanay sila dyan, araw-araw nilang ginagawa yan, tsaka yung mga experienced riders na talaga. So be safe everyone. Mga idol, tip ko nga pala sa inyo, pag nakakita kayo ng ganitong klaseng guhit sa may karsada or sa lane ninyo, iwasan nyo to, huwag nyong sasagasaan mga idol, kasi malamang yan ay krudo o kaya ay langis. Bakit ko nasabi yun? Kasi mga idol, kung yan ay tubig, hindi siya mag-i-stay ng matagal dyan, dapat nag-evaporate na yan, kasi sa tindi ba naman ng sikat ng araw na yan, tapos ang init pa ng aspalto, pag pumatak yung tubig dyan, halos almost evaporated na kagad yun. Pero ito, tingnan nyo, ang haba ng linya niya, hindi nag-i-evaporate. So malamang yan mga idol, yan ay krudo o langis. Pag nasagasaan mo yan habang lumiliko ka at habang nagpepreno, nako, malamang mag-slide yung front wheel mo. At next thing you know, nakahiga ka na sa karsada. Ang masama doon kung meron pa sa yung sumusunod na truck, kotse or ano man na mabilis, baka masagasaan ka pa. So ingatan nyo yan mga idol, lalo na kung paliko kayo at papreno, di ba? Keep safe ulit mga idol. Tingnan nyo, kanina pa tayo lumulusong at kanina pa rin yung guhit na yan. Kaya malamang talaga langis yan mga idol. So ikat na natin mga idol, kanina pa yung lusong na yun at saka medyo boring na. Hindi naman kayo yung lumulusong, ako naman, kaya ako lang yung nag-e-enjoy, diba? Punta na tayo dito sa dulo ng lusong kung saan makaka-overtake na si SUV. Tapos sadly hindi pa rin natin inabutan yung mga tropa natin. Buti na lang tinintay nila ako. Ayan mga idol, naka-overtake na siya, buti naman. So tingnan nyo mga yari, pepreno ulit tapos overtake ulit ako. Amalas. Hinintay ako ng mga kasama ko, tapos diretso lusong na kami. Hindi na kami masyadong nag-usap kasi alam niyo naman, pagka group ride tapos medyo lusong, nagkakargahan yan. So karga, tapos pakalasan, tapos pagka may kumalas, hintay naman para mag-regroup. Ganyan ang nangyari mga idol, hanggang sa makarating kami ng San Jose City. Masaya din kasi ang tuloy namin, sandali lang namin kinuha hanggang sa San Jose City. Parang nung packet, inabot kami ng more than 2 hours, then pababa, 1 and a half hour lang. We are now here at Bayan San Jose. Try po tayo ngayon. Pipatihan ako. Lapit na finish line! Woo! Sanasin na kami mga idol! Woo! Mabilis lang kinuha yung pabalik, yung pababa. So last 50 kilometers, papunta ng Cabanatuan City. Bilisin talaga yung pababa. Sabi ko naman sa inyo, basta pababa. Basta nahirapan kayong paakyat, iligo nyo pababa. Ayan na, lumiko na kami sa taas. Lumiko kami sa taas mga idol. Kain lang kami dito, tapos last 50 kilometers. Nakaka 156 na kami. Ayun mga idol, wait lang. Sana mga idol, hindi na ako napag-video kanina dun sa Balusong kasi medyo maganda ang kargaan. From the top, nakaka 159 na kami, so 51 kilometers mula dito sa taas sa Dalton Pass hanggang dito. So another 50 kilometers, so kaya siguro ng mga 1 and a half hour. So mga 2 o'clock makaka-uwi na kami. Bunyas na mga idol,
Welcome, come again. Kala ko welcome to Muñoz. Doon pala, thank you. Muñoz, Nueva Ecija. Last 37 kilometers. Unfortunately, mga idol, hindi na kami dumaan dun sa dinaanan namin papunta kasi medyo mainit na. Ang ginawa namin, pagdating namin ng San Jose City, lumiko kami pakanan papunta ng Muñoz and then eventually sa Talavera. Mula dito sa Muñoz, Nueva Ecija, hanggang Talavera, mga idol, tinrangkuhan ko na kasi medyo maganda yung pagkakakarbo load natin. Kaya kahit 150 kilometers na yung nababiyahe natin, meron pa tayong extra energy para magtrangko. Siguro nasa 30 minutes din yon na ang takbo, 34 to 36 kilometers per hour. Medyo bumabaga lang pagka nakaka-encounter tayo ng traffic sa mga bayan-bayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na carbo loading. Kahit na malayo na yung nabiyahe, hindi masyadong nadideplete yung energy stores mo sa katawan. Huwag lang pupulikatin kasi yung pagpulikat, pau-DR ko na ang katapat doon, mga idol. Iba na yon. Nandito na tayo sa Talavera. Nag-withdraw lang yung kasama namin. Ayan, kailangan na daw niya ng pera pambayad sa pagalit ng asawa niya kasi maghapong wala. Ayan, kaya nag-withdraw ngayon ng idol. Anong bayad yan? Multa yan kasi nag-whole day ride. Gagalit yung asawa. Text na text kanina pa. Ma'am Jesseline, huwag na kayong magalit. Para daw pwede ulit mag-ride bukas. Malagay. Nakaka 186 na kami mga idol, 187. So mga 20 kilometers, mga ganun na lang mga idol. Mga so, idol, ganyan talaga kapag naglo-long ride. Lalo na yung mga Ironman. Wawala ng asin sa katawan. Nag-aasin-asin na. Wala pa. Ako wala pa. Mga idol, wala pa masyado. Wala pa. Meron, nabasa. Ayun o. Sa likod. Meron daw. Ay. Hindi, gas-gas yan. Ito talaga oh, Iron Man. Kinakalawang oh. Idol, sumurrender na yung isa. Sumurrender na isa. Goodbye mga idol. Nag-shortcut bago dumating ng Cabanatuan City. Hindi siya naka-finish mga idol. Kasi hindi siya umabot ng Cabanatuan City. So, joke lang. Sa ano siya? Aliaga kasi siya. Nakakaano na kami. 193 na ako. 192.3 kilometers. And siguro pagdating sa bahay 200 kilometers sakto. Medyo malayo din. Dito na kami, Cabanatuan City na. And mga 3 PM ang dating ko sa bahay, which is good kasi na-achieve naman namin yung target namin na 4 o'clock, diba? Maaga pa kami ng 1 hour. Para sa mga walang ensayo, okay na rin yun mga idol. So, bali, ito yung stats mga idol. 2:46 PM na ngayon. 7. Total pajak time ay 7 hours 23 minutes. Total distance, 194. Na magiging 200 mamaya. Average speed is 25 lang. Saktong endurance pace. And yun lang mga idol. Diba? Yun! Kaya naman pala, ang 200 kilometers kahit walang ensayo. Basta huwag lang isasagad mga idol. Medyo nasagad lang tayo dun sa ahon. Medyo binira ko yung last few kilometers. Pero other than that, wala, hindi masyado nalaspag. Yung mga kasama ko, si Chris, Cap, si Migs, Gerson, umuwi na. Kumana na, papunta sa kanila. Mas malapit na daan. Goodbye mga idol! Bago yun ah! Oh, mga idol, thank you for watching! Please consider subscribing! Please comment, like, and share na rin mga idol! Peace! Peace! Game! Shout out Angelo Bikers Dude! Yeah!